Mga katrops, welcome back ulit ka sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ipag-uusapan natin ang ipinangako ni Coach Tim Cone sa Gilas Pilipinas para sa darating na Asian Games at ang balitang gagamit pa rin nga po ng load management, si Kawhi Leonard. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Terrence Ross. Isang linggo na lamang nga po ang natitira bago magsimula ang 2023 Asian Games, kaya todo ensayo na nga po ang ginagawa ng mga bagong players sa lineup ng Gilas Pilipinas. At sa naging huling interview nga po ng kanilang head coach si Coach Tim Cone, ay inamin nga po nito na ang goal nga po talaga ng ating national team para sa darating na Asian Games ay makakuha ng gintong medalya katulad na lamang ng ibang mga bansa. Pero as of now nga po mga katrops, ay hindi para naman nga po sila dito nakafocus. Gayong may ibang mga bagay pa nga po silang pinagtutuunan ng pansin, katulad na lamang ng pagbuo ng chemistry ng bagong lineup ng Gilas Pilipinas at paggawa ng ilang mga bagong plays. Marami pa nga daw po siyang nakikitang butas sa kanilang team, kaya kailangan nga po nila itong ayusin sa lalong madaling panahon, lalo pat marami nga po silang makakalabang team na nag-improve ng laruan katulad ng Jordan. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gagamit pa rin nga daw po ng load management si Kawhi Leonard. Napag-usapan na nga po natin mga katrops na pinagbabawalan na nga po ng liga ang kanilang mga kupunan na pagpahingay ng sabay ang kanilang dalawang superstar sa iisang laro. At kapag nilabag nga po ito ng kanilang teams, ay papatawan nga po nila mga ito ng $100,000 sa unang paglabag, $200,000 sa pangalawa, habang $1,000,000 naman kapag pinaulit nila ito. Kaya mukhang kailangan na nga pong mag-isip-isip ngayon ang kanilang mga teams bago nga po nila pagpahingahin ang kanilang mga superstar. Pero sa kabila nga po ng ginawang rule ng NBA, ay hindi para naman nga daw po dito matitinag si Kawhi Leonard. Gayong ayon nga po sa nalabas na balita, gagamit pa rin nga daw po ito ng load management sa darating na season. Yes, para nga po sa inyong kaalaman mga katrops, meron na rin naman nga po itong history ng pagtatamo parati ng injury, plus nagtamo rin nga po ito ng medyo malalang injury sa kanyang tuhod last season, kaya malaki nga po ang posibilidad na payagan pa rin siya ng NBA na gumamit ng load management. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Terrence Ross. Ayon nga po sa binulgar ng sikat na NBA insider si Jovan Buha, ang natitirang isang bakanteng pwesto nga po ng Lakers sa kanilang kasalukuyang lineup ay gagamitin nga po nila sa pagkuha ng magagaling na player na magiging available sa loob ng free agency market o di kaysa buyout market. At isa na nga po sa mga nabanggit dito ay si Terrence Ross, na isa para naman nga pong ganap na unrestricted free agent na makakatulong sa Lakers pagdating sa shooting at pagtatala ng puntos off the bench. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.